Hello, hello, hello. Good morning, guys. Kumusta na kayo? Ang tagal-tagal ko na rin hindi nagbibideo. Upload lang ako ng upload, pero hindi ako nagbibideo ng ano. Kasi, ayun, busy-busy ng konti. At upload-upload lang, gawa-gawa ng content, kung ano-ano lang, para lang sa inyo. Ewan ko lang kung, ano, sana nagugustuhan niyo yung ginagawa ko. Anyway, maraming salamat po at patuloy po kayong sumusubaybay sa aking mga videos. Salamat sa mga subscribers ko. Salamat po unang-una sa pamilya ko. Mag-uumpisa na po ako mag-livestream kahit papano. Nagpa-practice. Anyway, ngayon magluluto ako ng isa na naman sa isang famous dish ng Arabic. Alam ko ngayon marami nang nagkakagusto ng mga Arabic food kasi alam nila na very very healthy na kainin at kasi yung mga spices niya, lalo na yung mga turmeric, mga cinnamon, mga healthy foods ko. So yun ang kaibahan ng mga ng ibang dish. So sana kung type nyong lutuin, lutuin nyo din. Anyway, ngayon, magagawa ako ng isang famous na food, Arabic food, kabsa. Ewan ko kung narinig nyo na yon, pero ito na yung process ng paggawa niya. Tara, samahan nyo ako. Pero bago ang lahat, huwag nyo naman kakalimutan mag-subscribe sa akin. Sana patuloy kayong mag-subscribe, mag-like, at share ng aking mga videos. Okay ba yon? Salamat! Don't forget! Subscribe to my channel. Thank you so much. Tara, let's cook! Guys, ang pagluluto ng Arabic food, masyadong maraming ingredient, kaya masalimuot. Pero madali siyang lutuin. First, magtitimpla ako ng panghihin ko siya. Dito sa, ano, sa turmeric. One teaspoon turmeric. Curry powder. Curry powder. Salt and pepper. MSG. Brown pepper. Nilaligan ko ng konting paprika. Tapos konting lemon. I love cooking Arabic food. Kasi ang sarap-sarap kasi niya pagka nagluto siya parang lalo pa pag nagugustuhan ng kumakain ng family ko, siyempre masaya ako. Tapos sasabihin nila masarap. Thank you.
should start with vegetable ghee or butter? Thank you.